guys, welcome in the second episode of How to Become an Effective Marketer. Sa first episode, tinalakay natin kung bakit marami pa rin hindi kumikita sa kanika nilang online business at anong first step na kailangan mong gawin para makuha mo yung first commission mo. Kung hindi mo pa napapanood ang first episode na to, mag-iiwan ako ng link sa baba, okay? In this episode, tatalakay natin ang pinakamahalagang parte ng video series na to. Baliwala ang kahit anong strategy na ituturo ko kapag hindi mo nalaman at na-master ito. Ano ang kailangan mong baguhin at ano itong mahalagang bagay na kailangan mong mahalin para magawa mong magkaroon ng sunod-sunod na commission sa business na ginagawa mo ngayon. Kaya make sure na tapusin mo ang video to hanggang sa huli. Welcome back. Alam mo bang hindi kumikita ang karamihang marketer dahil sa nag-iisang bagay na to? Ano ito? Mindsetting. Mindsetting ang second step na kailangan mong baguhin kapag alam mo na ang reason why mo bakit po ginagawa ang business mo at kapag meron ka ng goal na sinusundan. Bakit mahalaga ang mindsetting? Dahil kapag mali ang mindset mo, mali rin ang kahit anong bagay na gagawin mo sa business mo. Kaya bago mo simulan ang business mo, dapat matibay ang pundasyon mo sa industry na to. Unang kailangan mong baguhin ay ang iyong mental attitude. Ano ba itong mental attitude na to? Ito ang isang bagay na tumatakbo sa isip mo habang kinakausap mo ang prospect mo. Mayroong mali at mayroong tamang mental attitude. Wrong mental attitude, wrong approach. Right mental attitude, right approach. Karamihan sa mga hindi kumikita ay mayroong isang wrong mental attitude. Hindi natin nila lahat, pero karamihan. Example ng wrong mental attitude at wrong approach. Wrong mental attitude kapag ang tumatakbo sa isip natin ay sana sumali agad yung prospect ko, sana mag-join agad siya sa business na ginagawa ko, sana bumili agad siya ng product ko para kumita na ako. Ito ang tumatakbo sa isip ng isang mayroong wrong mental attitude. Kaya naman, ito ang nagiging approach nila sa prospect nila. Kung mapapansin mo sa post pa lang sa Facebook, mayroon ng maling approach. Karamihan kasi na mayroong wrong mental attitude, yung mga post natin sa Facebook nagmumukhang spamming. Dahil ang iniisip natin ay kumita agad ng pera, mapasali agad yung prospect na nakakabasa ng post natin. Mapapansin mo, ito yung mga nagpo-post na mga about sa product o yung mga product mismo na wala man lang nakukuha ang prospect ng kahit anong learnings about dun sa post na yun. Nadadala din natin yon sa mismong pagkausap natin sa prospect. Kapag wrong mental attitude ka, ang sasabihin mo sa prospect ay about dun sa product lang. Na hindi man lang nalalaman ng prospect kung paano niya gagamitin, kung paano makakatulong sa kanya yung product sa buhay niya. Okay? Ito yung mayroong wrong mental attitude. Kapag ang prospect nagtanong kung paano ba ginagawa yung business mo, no? Minsan ang sinasagot natin, magpo-post ka lang sa Facebook tapos kikita ka na ng 1,000 pesos, pero maliit lang yung ilalabas mo na puhunan. Ito pa ang makukuha mo kapag nag-join ka sa business ko, bla 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 bla, no? Iniisip mo agad na mapa-join yung prospect na yon. Kaya naman madalas iniiwasan ka ng mga prospect mo at binabaliwala ka na. Madalas sinzone ka na. Kapag mayroon kang right mental attitude naman, ang tumatakbo sa isip ng isang may right mental attitude ay qualified ba tong taong ito para mapasama sa team ko o para gawin yung business na ginagawa ko. So anong nangyayari? Kino-qualified muna ng isang taong may right mental attitude yung taong nakakausap niya. Inaalam muna niya kung ano yung reason why ng prospect niya, ano yung dahilan ng prospect niya bakit nagka-interest siya sa business. So ganun mag-isip ang isang may right mental attitude. Uulitin natin, kapag mali ang mental attitude mo, mali din ang magiging approach mo sa prospect. Kaya yon ang nagiging dahilan kung bakit maraming hindi kumikita sa ganitong industry. So pag-usapan naman natin ngayon ang tatlong bagay na kailangan mong mahalin para magkaroon ka ng sunod-sunod na commission sa business mo. Karamihan ayaw natin sa word na to, okay? At madalas kapag narinig natin ito, parang iniiwasan natin. Ano ba itong word na to? Ito ay selling, sponsoring, and recruiting. Karamihan sa mga marketer ay may negative association sa mga word na yan. Iniiwasan nila ang mga word na yan. Paano? Kapag may nagtanong sa kanila na kung kailangan ko bang magbenta, minsan ang sinasagot natin ay hindi mo kailangan magbenta pero kikita ka.
kailangan ko bang mag-sponsor dyan? Ay hindi, team tayo dito, tutulungan ka namin. Kailangan ko bang mag-recruit dyan? Ay hindi, kailangan mo lang mag-invite, kikita ka na. O kailangan mo lang mag-drive ng traffic, kikita ka na. At kahit na napa-oo mo na yung prospect mo, yung sinasabi mo na hindi ka magbebenta, hindi ka mag-sponsor, at hindi ka mag-re-recruit, marirealize ng prospect mo na dun pa din yung bagsak nila sa mga word na yon. Kailangan pa din nila magbenta, kailangan pa din nila mag-sponsor, at kailangan pa din nila mag-recruit. Kaya ang nangyayari, iniiwasan na sila ng mga prospect nila. Hindi nasasali yung mga prospect nila. Ito yung madalas sa struggle ng karamihang marketer. Natatakot sila sa mga word na yan. Bakit natatakot? Kasi alam ng mga marketer na ayaw ng mga prospect ng selling, sponsoring at recruiting. At ang nangyayari, dahil iniiwasan nila yung mga word na yan, wala rin silang benta, wala din silang income na nakukuha. No? Kung gusto mo maging isang successful sa ganitong industry, dapat alisin mo yung negative association mo sa mga word na yan. Kasi kapag may negative association ka sa mga word na yan, kahit 1%, apektado lahat ng gagawin mo sa business mo. Paano mo aalisin yung negative association sa mga word na yan? O kailangan mong gawin ay mahalin mo ang word na yan, ang selling, sponsoring, and recruiting. Dahil hindi ka kikita sa pag-i-invite lang, hindi ka kikita sa pag-drive lang ng traffic, at hindi ka kikita sa pakikipag-usap lang sa mga tao o sa pag-chat-chat lang. Oh. Kikita ka sa pagbebenta, sa pag-i-sponsor, at sa pag-re-recruit. At dyan ka magiging successful sa tatlong yan. Huwag kang matakot sa mga word na yan. Dapat mahalin mo yan dahil yan ang magbibigay sa iyong tagumpay sa buhay. Dahil dyan sa word na yan, yan din ang nagbigay sa akin ng sunod-sunod na commission at kung bakit nakakuha ako ng commission from 1,000 pesos to 9,000 pesos commission every day. Kaya kung gusto mo magkaroon ng sunod-sunod na commission, mahalin mo rin ang word na yan. Yung selling, sponsoring, and recruiting. So dito na itatapos ang topic natin ngayon. Dahil hanggang ngayon, nanonood ka pa rin ng video na to, may ibibigay akong bonus sa iyo. Kung gusto mo rin kumita at magamit ang same system na ginagamit ko kung paano ko nagkaroon ng sunod-sunod na commission sa internet at malaman ang mga tamang paraan kung paano ko magkakaroon ng customer sa internet, I will introduce to you the basic product of Unity Network. Dahil sa basic product na yan, nalaman ko ang tamang paraan kung paano ako magkakakuha ng mas madaming customer sa internet. At nagawa ko rin kumita ng 1,000 pesos, 3,000 pesos, 7,000 pesos at 11,000 pesos commission online gamit ang product ng Unity Network. Sa baba ng video na to, kung sa YouTube ka nanonood, mag-iwan ako ng link kung paano ka magkakaroon ng access sa basic product ng Unity Network. O kung sa vlog ka nanonood, click mo lang yung banner dyan sa baba, makikita mo siya sa ilalim ng post na to, okay? At huwag mo din kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-inform kita sa mga susunod kong video about how to become an effective marketer. Like and share this video at kung meron kang request na topic o kung gusto mong malaman about Unity Network o strategy, mag-comment ka lang sa baba. Huwag mong kalimutan na lagyan ng hashtag tanong ko kay Neil Lianto para magawa ko ng video ang tanong mo. By the way, I'm Neil Lianto. I'm internet marketing blogger. Bye-bye!